Merong patugtog si Mayor. Tingnan nyo. Hello! Hello, mga ka-freshness! Kung kasing fresh nyo ako, mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At syempre, huwag nyong kalilimutan ringin ang notification bell para magkalimbangan tayo para updated kayo sa fresh na fresh video galing sa inyong ka-freshness, Wilbert Solentino. Hello mga ka-freshness! Andito na naman tayo ulit sa aking channel! Ito na yung request ninyo ang house tour. Ito po tayo sa Quezon City. Itutour ko kayo ng part by part dahil sa haba ng itutour ko. So abangan na lang ninyo ng episode 1, episode 2, episode 3. Kung nakikita nyo ang logo nito, ito ay kinustomize ni Alex Fusilero way back 6 years ago. So mga ka-freshness, sandali nyo ako papasok doon sa aking bahay, ang aking baliw. Ano, hello? Hello. Pasok! Pasok ba? Ay, natapas kami. Sorry, mama. May ka-date lang kami. Ayun. So mga ka-freshness, mga housemate ko, si Chad Jonas. Hi everyone. Please subscribe my YouTube channel, official Modelong Chading, and Facebook, Instagram, and Twitter, official Chad Jonas. At si Melay? Yes, my Facebook. Facebook kayo. So since nag-plug in kayo, dito kayo mag-stay, ako dito sa loob ng bahay. Okay. Kayo yung nasagawa. Tama tayo, guys. Sige. Alas kami! Kayo dyan, punta kami. Kebs, wala akong pakialam. Bye! House tour. Guys, dito po tayo sa house tour natin. So, kung nakikita niyo, meron ako dito sa foyer ko bago po sa ating tahanan. Meron akong one pair bronze tiger na sculptures. Ito ay year 1900. So, matagal na tong bronze tiger sculpture. Kaya kami nagay dito sa harapan dahil para may tagapansin ako dito sa harapan ng aking pinto. So, kung nakikita niyo, marami akong eroplano dito. Ito ay para ma-remind lagi pag bago ko lumabas ng pintuan ng bahay, nakikita ko lahat ay yung mga tao nang iwan sa akin sa ere. So, ito lagi yung nagsisimbolize sa akin. Dapat mag-stay strong ako dahil no matter what, kahit yung mga tao nang iwan sa akin sa ere, tuloy pa rin tayo sa buhay. Pag-alas, bago pumasok sa aking tahanan, syempre meron akong fingerprint. Bago makapasok, eh, ito ay may aking so, welcome to Serville Residence. So mga ka-freshness, itong house tour natin ay ituturo ko lang muna sa inyo ang aking living room at ang dining room. Kasi itong bahay na to, full of inspired stone para at least ma-share ko sa inyo yung mga inspiration na things na mga souvenir na bili ko. So lahat ito very meaningful. So dito sa main entrance, kung nakikita nyo, meron ako agad nakalagay. Lahat ng purpose dito sa dining room at ang aking living room. Actually, lahat ng one piece, lahat yan may souvenir sa lahat ng mga travel ko before. So, hindi pa ako naging vlogger, eh. Talagang nagko-collect ako ng mga souvenirs sa bawa travel ko. Itong bird na to, itong eagle na to, ito ay nagsisymbolize ng unity at brotherhood. So, kaya ako binili to sa Indonesia na to dahil syempre, gusto ko sa bahay, meron kami unity at may peace of mind. Syempre, lahat ng housemate ko kasama ko dito sa ka-freshness housemate, lahat kami ay may peace of mind, wala kami away dahil yan ang number one rule ko sa bahay, dapat bawal ang away-away. So, new normal na tayo dito since nag-start ng pandemic. So, naglagay na ako dito ng hand sanitizer at may temperature ako dito para lahat ng lumabas at pumasok dito sa mga ka-housemate ko dito, mga ka-freshness, lahat po ay kailangan mag-scan muna at mag-hand sanitizer muna. So, ipasyal ko muna kayo dito sa aking living room. So, kung nakikita ninyo, ang setup natin nito ay ganitong itsura. Yan. So, syempre, simulan natin
mula sa carpet. So, itong carpet nito, kung makikita nyo, ito ay constellation. So, mga iba't ibang klaseng stars. At dito natin makikita ang World Zodiac Sign. Bakit ko binili ito? Dahil araw-araw, daily routine ko, ang dami ko nami-meet ng iba't ibang tao sa iba't ibang zodiac sign. Sobra kong interest sa mga iba't ibang tao na kakasalamuha ako. So, kaya binili ko to para ma-inspired ako na mahilig ako sa mga zodiac signs. At naniniwala din ako sa mga zodiac signs. Nagpapasalit ako at nag-research ako kung compatible kami or sa business ay okay din kami or hindi. Nakikita ninyo dito, bakit iba-iba ang setup ng upuan? Uso kasi ang contemporary. From here, kung makikita mo, meron akong cheetah. Itong si cheetah, kung alam natin, ito ang fastest animal. Okay? Bakit ko rin siya nilagay dito? Siyempre, dun sa foyer ko, nilagay ko may tiger, may tagabantay. Dito sa main door ko, may cheetah rin na nakabantay. Kontra sa kalaban. So, kung nakikita niyo to, saan ko nabili to? Sa South Africa ko nabili. Isa sa mga big five. Kung mag-research kayo, ang cheetah isa sa mga big five sa South Africa. Okay? So, dito ka lang cheetah ha, bantayan mo ang aking tahanan. Ang nakikita niyo to, sa unang corner, dinagyan ko ng Moy Filigree Floor Lamp. Made in Spain po to, at ang designer nito ay Rick Peguilar. So, kaya ito pinili ko, kung makikita mo, very artistic siya. At nung galing ako sa Europe, nung nakita ko siya, nagustuhan ko siya. So, actually, lumabang kami ng Mr. Gay World sa Spain. So, nung nakita ko yan, pinaship ko yan para yan. Diyan ko nilagay sa corner na yan para maganda at maganda yung accent dito sa sala dahil siya nagdadala ng liwanag. So, bakit ako may globe dito? Bakit ako may ano? Ito, nagsisimbolize na bilog ang mundo. Kaya, ikot siya ng ikot. So, mga fresh, kung nakikita niyo, wala siyang battery kasi solar siya. So, pag may liwanag, iikot siya mag-isa. Ito rin ay nagsisimbolize din na mahilig ako mag-travel kung saan saan. Isa to sa souvenir ko around the world. So, yan ang pangarap ko is maikot ko ang buong mundo. However, naabutan tayong pandemic kaya nanahimik din ako dito sa bahay. So, kung nakita naman ninyo kung bakit meron akong tiktok to dito. So, as we all know, lahat ng mga tiktok to kailangan may maka 3 consecutive X ka or below. Ibig sabihin, diskarte. So, ang buhay natin kailangan, this will always remind me na sobra akong madiskarte sa buhay. Kaya, etong tiktok to neto, laging nagre-remind sa akin, kailangan continue lang natin yung life natin at kailangan madiskarte tayo. So mga ka-freshers, kung nakita nyo rin dito kung bakit naliligaw at may maganda at kumikinang dito sa side table ko, itong Crystal Baccarat Jaguar ay nabili ko yan sa France. Okay, so may certificate pa yan. So, kumbaga, lahat ng purpose nakikita mo dito sa bahay ko ay for inspiration at lahat ito ay very meaningful. Nakikita kayo na one pair na bear. Year 2006 po to. So, itong bear neto ay isa sa mga sikat na designer sa Japan. So, binili ko to para tumerno lang talaga dito sa wall na to. At kung nakikita nyo dito kung bakit ko linagay ang bloom chair, ayun. So, bloom chair ito ay made by Kenneth Coglote. So, kaya ko linagay itong bloom chair para may green dito sa aking living room. Kung nakikita ninyo, itong pinaka-highlights na wall ko dito sa living room ay tinatawag na itong design nito ay Ferdinand II. At ang artist nito ay si Matt Jonasson. So, gawa ito sa crystal at iron. So, kung nakikita nyo ito, ito ay zodiac sign ko, Taurus. Limited edition siya, meaning itong artist nito, gumawa lang siya ng 3-piece na design nito at walang kaparehas nito. At ito ay isa sa nakuha ko sa Czech Republic. Okay, sa Prague. Nung namasyal kami sa Europe, isa sa mga nakita ko at nagustuhan ko. So, in-effort ko yan para bumiyahe itong Taurus nito at para makapiling ko yan sa buhay ko. So, kung nakikita nyo to, ayan. So, huwag niyong sasabihin na yung may-ari ng bahay nito ay may sungay. Hindi po. Dahil zodiac sign ko po yan. So, love ko yan. So, nanonoro yan. Alam niyo yan, mga top ganun. So, ito naman sa mga ka-freshness. Siyempre, sino man hindi nakakakilala ng Pharaoh. Ito, si Nefertiti. At ito naman si Tutankhamen. So, nabili ko yan sa Egypt. Ito po ay linagay ko rin dito para ma-highlight ko ang aking living room.
At syempre, meron din akong crystal ball. Ayan, nabili ko naman to sa New York. Ayun. So, in-effort ko yan talagang iparating para meron akong kumikinang sa aking living room. So, ito ay na-inspired ako sa Miss Universe Year 2000, ginanap ng Cyprus. So, lahat ng mga goddesses, meron silang per candidate, may mga bitbit sila, mga ilaw. Ayun. So, kung nakikita nyo mga ka-freshness, eto I'm sure parehas kami ni Coco Martin dahil nakita ko sa bahay niya na meron din siya apat na panel. So, linigay ko ito as a center table. So, ito nagsisimbolize, nag-aim, okay? Bago mag-jump sa pool. So, ganun ako. Yun ang personality ko. So, nag-aim ako muna. So, kung nakikita ninyo to, ito ay simpleng design sa corner ng shoe rack ko para ikagaganda lang sa corner. Ayan. Effort yan, ha? So mga ka-freshness, so kung nakita ninyo itong kinustomize kong frame for my magnet collection, ito ay gawa ni Edison Capello, okay? So ang Facebook ni Edison Capello ay narito. Ayun, thank you Sir Edison dahil ito ay nabigyan mo ng justice ang aking magnet collection. So naging social siya at naging sophisticated dahil sa ginawa mo dito at may pa-LED ka. Thank you! So mga ka-precious, bago tayo magtapos ng aking vlog nito, syempre meron pa akong i-discuss sa inyo. Meron akong tribal mask dito. Ito ay special shoutout sa aking kumare, Mary Letting Ponce, dahil binigyan niya ako ng tribal mask. Ito ay nakita ko to sa Australia, itong Aborigine tribal mask. Ayan, so papaliwanag ko sa inyo ay... Oh, nakita niyo ang wall clock ko. Every floor, mga ka-freshness, merong patugtog si Mayor. Tingnan niyo. Oh. So, mga ka-freshness, bago natin tapusin ang first episode ko ng house tour ng aking living room. So, syempre, ipapakita ko sa inyo ang aking chandelier. Ito ay na-inspired ako sa mga casino. Ginaya ko siya para maging class at sophisticated ang iyong paler. Going here is papasok ang aking dining room. So mga ka-precious, gusto ko putulin muna dito para maabang ninyo at ma-share ko sa inyo ang house tour ni ka-freshness dining room. So kung nagustuhan niyo itong video nito, please like, share, and subscribe. At huwag niyong kalilimutang kalimbangin ang notification bell para malaman pa ninyo at makilala ninyo si ka-freshness Wilbert Tolentino. Papaalam na po ako dito, ka-freshness. Bye!